Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ito yung tungkol dito sa isang bata na mag-ama na kinandong niya po yung bata dun sa mismo sa lalaki para mag-aral ng drive, mag-drive ng sasakyan. So maraming nagbatikos na netizens ukol dito mga ka-plastic. So para hindi tayo ma-demonetize, kailangan po natin i-blur ang identity ng bata. Gayon pa man ay maselan po daw ang paksa para sa kanila. So panoorin natin yung video para malaman natin kung gaano ba kaselan yung video na ito para sa mga namanonood. Mukhang wala naman akong nakikita mga ka-plastic na mali dito sa video na ito. Kasi parang normal lang naman para sa akin yan. Bali, tingnan natin. Have to be in this side. Baga, wala naman ako nakikita. Boss, ano. Wala naman po ako nakikitang mali. Pero tingnan natin yung comment. Sabi dito, disturbing gestures, unsafe driving position, unbothered mother. Nakaka-disturb daw. That's not proper to let her sit on his lap. It's big, no po mommy. Baga ito po ay nilimited na po yung comment para hindi na po siya gambalain ng mga tao. O sabi pa nga dito, report this page, this promoting child abuse and harassment. Hindi ko alam kung gaano ba. Reported, matigas ang ulo ni ma'am. As a mother, this should be tolerated. The first time I watched this video, I already felt disturbed. Let's protect our children. For what? Nay. Ito. Not a proper way to learn driving lesson. For the ut. Hindi ko alam kung bakit sila nagagalit. Hindi normal siguro para sa kanila. May nakikita kasi akong ibang mag-ama, babae at lalaki na malapit sa isa't isa, pero hindi naman mali siya yung ganung ginagawa ng mag-ama. Kumakandong lang eh. Kagaw, may mga supporters din sila. Sabi naman dito, do not allow your daughter sit on man's lap. She's definitely not not the father. Eto, hala na strong, relax lang anti kay ang imong BP. Mahal ba yung hospital dahil? Ang dami. Eto, nakakasad yung mga ganitong situation, yung tipong sensitive na yung protect your daughter, not allowing to see any man's lap. She's very young and the innocent kid. Pinay po tayo, mother, be the sensitive po, wala kong behavior mo. And then you look proud to post. Good luck as a kid mo, and I'm sure baka mabuli pa yan. So sad talaga, you have to no rights to teach your kid drive cause she has no driving license, calling LTO. Tinuturuan lang. So panoorin pa natin yung isang komentarista na vlogger, Pete Jedimon, mga ka-plastic. Turn back. There you go. Not too much. Nakita ko tong video na to sa feed ko and medyo trending na din siya. And meron na siyang almost 5 million views dito sa Facebook. And ito ay isang driving lesson lang naman ng isang bata at ng kanyang stepdad. Pero stepdad pala mga ka-plastic. Kumbaga, hindi naman talaga niyang tunay na ama. Siguro yun ang dahilan kung bakit marami na de-disturb na netizens. Kasi hindi naman niya biologically father yung lalaki.
nabubulol ako. Siguro yun ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit maraming galit. Pero may rami ako nakikitang mag-ama na normal lang naman yun, yung kinakandong yung babae, yung anak niyang babae sa ama niya. Wala namang mali siya dun, di ba? Ngayon, maani siya o nakakatanggap siya ng sobrang daming negative comments mula sa mga netizens na nakakapanood nito. At papanoorin niyo muna itong full video na to. Turn back. There you go. Not too much. Alam mo mga ka-plastic, para sa akin lang ah, wala namang mali sa mga ginawa ng mag-ama. Eh, unless na meron pong kahalayang ginawa yung stepfather niya. Wala naman po tayo napansin na may ginawa siya o hinawakan man lang yung maserlang parting katawan ng babae. Di ba? Para mag-trigger ang mga netizens, di ba? Available pa rin naman itong video na to dito sa Facebook page ni content creator. Ang pangalan niya ay Winaflor McKinnis. Ayan, ilalagay ko naman yung pangalan niya dyan para i-visit na lang din yung Facebook niya para mapanood niyo yung video and mabasa niyo din yung iba pang comments doon sa video niya na to. At magbasa tayo ng ilan sa mga comments ng mga netizens tungkol dito sa driving lesson na to. So ang sabi dito, Filipino from US din po ang asawa ko and he is well aware that gesture is not appropriate. So it means mas dapat po aware po ang asawa niyo na di dapat ganyan ang pwesto ng bata dahil sa kanila po ay bawal na bawal yan. Mom, be aware po kahit anak natin, they should have boundaries too. Tapos sabi pa, what the heck? Saan ka nakakita ng nagpa-practice na nakaupo sa lap ng stepdad? Nasa tamang pag-iisip pa ang parents nito. It's a big no talaga dito sa Europe. Gosh. Siguro may mga kanya-kanya tayong kultura o paniniwala o gestures sa bawat bansa. So, wala tayong magagawa. Para sa kanila kasi malisyosong imahe kasi yung ginawa ng stepdad niya. Siguro na lang dapat ang ginawa na lang ni stepdad. Hinayaan na lang niyang nakaupo dun sa front seat, dun sa driving seat. Tapos yung kanyang ama ay nasa tabi naman niya sa may bandang kanan. While yung magulang naman niya ay nasa likod ng passenger seat. Habang yung lalaki nagkukuha ng video. Ganun na lang sana ang ginawa ng stepdad. Kasi may mga iba-iba kasing paniniwala o pananaw yung mga netizens, kaya ganun. So, hindi natin sila masisisi na para sa kanila ay kabastos-bastos nga naman kasi gitnang gitna eh, ang pagkakakandong ng bata sa mismong gitna ng pagitan ng hita ng dalawang hita ng lalaki. So, ganun talaga. May mga kanya-kanya tayong pananaw. And sabi pa, hindi ako nagpunta dito para makipag-away. Pero sorry, napadaan lang din sa feeds ko. Okay na sana, kaya lang, kahit ano pang irason, may mali talaga sa video na to. I know it hurts, but it's true. No need to explain pa. Not only Pinas, but kahit sa abroad or ibang lahi pa, makakita nito, 100% wrong talaga. Know your boundaries. Ayoko mang judge, pero unang kita ko palang nabothered na ako. Then pumasok sa isip ko, sinong ina ang makakaisip na paupuin ng anak niyang babae sa kandungan ng lalaki? And then when I read sa comments, napakaraming bothered. But the mother is unbothered. And last, sabi niya, nanindig balahibo ko dito, nanay, kailangan mo ng tamang pag-iisip para sa anak mong babae. And then nag-comment naman yung content creator, sabi niya, I just wanna say thank you all for stopping by. You'll have a fantastic morning. Ayan. So, hindi naman talaga bothered itong content creator na pwede sa video niya na to dahil, ayun nga, online pa rin to, uploaded pa rin siya. Yeah, kahit kaya yung Facebook eh, hindi magawang ma-takedown yung video eh, sa mismong original creator. So, meaning, wala naman talagang mali. Kahit naman sino, kapag close kayo ng anak mo at yung tatay ng anak,
kahit so super close po. Talagang hindi, walang mali siya naman talaga. Kahit yung batang inosente, hindi naman nag-iisip na para siya nababastosan. Kasi nga ganun yung ginawa, nasa kandungan ng lalaki. While yung lalaki naman, wala namang ginagawang aktibidad. May nakita ba kayo sa buong video na may ginawa yung stepfather sa kanyang stepdaughter? Na may hinipo bang parte na katawan o ano man yung bagay na sinabi niyang mahahalay na salita. So wala naman talaga, mga kaplastic. So mga netizens lang kasi yung nagpapalaki ng issue about dito. Kaya nag-trending siya, nag 6.3 million views sa Facebook. Pero ganun pa man, mga kaplastic, wala tayong magagawa. Iba-iba ang kultura ng bawat bansa. Iba't iba ang paniniwala, pananaw kung paano magpalaki ng anak o paano magturo o paano magpagabay sa mga anak na babae at sa mga ama at bata ang babae. Diba? Iba-iba ang closeness natin sa isa't isa eh, sa bawat pamilya. Eh. Diba? Meron closeness na parang tropa time lang, parang magulang anak. Meron naman tropa na datingan ng parang kaibigan na close na close. Sometimes may ganun ako napa-encounter na marami ako nakikita kahit sa mga pampublikong lugar na yung ama niya kinakandong talaga niya yung anak niya sa kanyang binti, sa kanyang hita. 'Di ba? Minsan yakap na yakap, minsan nakayapos pa sa likod. Wala namang mali sa ginawa ng stepdad. Unless kung may mga aktibidad siyang ginawa like mahahalay na salita o yung mga bagay na mayroon siyang ginawa sa babae na parang may dinudukot sa masaylang parte ng katawan ng babae. Wala naman eh. Ang nagpapalala lang kasi, nakakabother kasi yung mga utak ng mga taong nanonood, napaka-rumi ng utak. Ganyan kasi ang, 'di ba may mga psychologically ano tayo sa mga larawan kapag nakakakita tayo ng isang bagay like kama. Halimbawa yung kama, ano ba unang-unang iniisip ng mga tao kapag kama? 'Di ba? Marumi. Ganun ang analogy ko sa mag-ama. Yung analogy ko tungkol dun sa mag-ama, yung parang makakita ka ng isang bagay na pag ang saging. Ano ba ang nakikita mo sa saging, di ba? Parang pag malisyoso kang tao, alam mo kung anong ibig sabihin nun para sa'yo, marumi, di ba? Kahit nga lang words eh. Kahit nga lang words. Minsan, may kababuyan din kayo naiisip, di ba? Pag sinabing hotel, ano bang unang-unang iniisip ng isang tao kapag hotel? Pag sinabing sogo, 'di ba? Ano yung unang-unang pumapasok sa utak ng tao? 'Di ba? Masama, parang may mga malisilisyosong isip kayo. Ganon kasi yung utak ng mga tao na nakakapanood ng video nila. Na wala namang meaning talaga yung ginawa ng mag-ama. Ang layunin lang naman ng ama, turuan yung anak na mag-drive ng sasakyan. Yun yung aking opinion para dito. Para sa akin na wala talagang mali sa ginawa ng mag-ama. Eh, maliban na lang kung magalit kayo sa akin, magbash kayo sa akin dahil sa sinabi ko. Pero ganun pa man eh, hayaan nyo na lang na kayo na lang, bahala na kayo kung ano yung husga nyo sa mag-ama. Para sa akin, walang mali kasi ang closeness ng pamilya sa anak at ama, 'di ba? Sa pamilya, 'yan talaga ang pinaka number one, yung closeness. Mahirap kung ibang tao yung halimbawa, kumpare ng ama. Yung kumpare ng ama nagturo na sa, ano ng drive ng bata. Tapos ganyan ang ginawa. Yun talaga medyo battered. Nakaka-battered yun. Diba? Nakaka-battered yun. Ibang tao yun. Di mo kilala. Di mo kaano-ano. Diba? O tropa mo, nagturo ng driving lessons, just ganyan ang ginawa. Nakaka-battered din yun. Kasi hindi mo alam, baka mamaya may pagnanasa pala yung ibang tao sa kanya. Diba?
Yan yung ano, kasi napaka-iti and ano, napaka-rumi talaga ang pag-iisip ng tao dahil sa mga ganyan. Ba, tanggalin na natin sa isipan natin yung mga ganyan na puro kayo katarantaduhan mag-isip sa mga mag-ama na to. Sana tigilan nyo na po. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.